Sige po, tayo po ay tumayo at sabayan po natin na makinig at pangunahan po tayo ni Pastora sa isang free worship. Sige po. Good afternoon po. Ngayon po ay Sunday service. Tawagin po natin yung buong family natin para sabay-sabay po tayo na mapulit at sumabay sa ating Panginoon. Isan po natin yung Bible natin sa Deuteronomy chapter 4, verse 29. Deuteronomy 4:29 po. Magkagayon man, masusumpungan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at aintin ninyong kahanapan. Verse 30. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, ang dapat kayo'y nasa matinding kahirapan, matututo kayong manumbalik at sumunod sa Kanya. Siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipot, pagkat hindi niya palimutan ang Kanyang tipan sa inyong mga ulo. Ito po yung pinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses po dun sa mga Israelita na binibigyan niya ng babala ng mga Israelita na huwag silang sumamba po sa mga Diyos Diyosan. Tayo pong mga anak ng Diyos, ang pinakadapat siyempre na sambahin po natin ay ang ating Panginoon. Pero kung itong mga Israelita dun sa mga lupain na pupuntahan po nila, kung mangyari na sila sumamba, sabi nga po rito, masusumpungan nilang ulit ang ating Panginoon kung buong puso po sila, buong sikap at buong taimting po nila nahahanapin ang ating Panginoon. So, tayo po natin, maganda-ganon din tayo mga anak ng Diyos na buong sikap at buong taimting natin hahanapin ang ating Panginoon. Sa aring pong pagpupuri at sa aring pagsamba sa Panginoon, maganda na i-desire natin mismo ang Panginoon. Let's worship Him for who He is po. Huwag tayong mahadlaman ng paligid natin, huwag tayong mahadlaman ng mga iniisip natin, kundi yung puso natin ay mailatag natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsamba. Kaya sige po, tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Lakihin Diyos, banal ang kapangyarihan sa lahat. Ikaw na walang katulad, O God. Ikaw na kapangyarihan sa lahat at hindi maikukumpara sa ano pang bagay, Panginoon Diyos. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God. At inaalingahan namin ang iyong presensya, Lord God, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, kaya may sinabi ng iyong salita, O God, na masusumpungan ka, Panginoon Diyos, ng bawat isa, Lord God, na buong sikap, Panginoon Diyos, at taimtim, Lord God, na hinahalang ka, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mo, O God, ng bawat kapatiran, Panginoon, na narito, Lord God, even, O God, ng mga nanonood sa mga kanya-kanyang tahanan, Lord God, in this at least streaming, Lord God, we are praying, Panginoon Diyos, O God, about our desire, Panginoon, is to seek you with all our heart, Panginoon Diyos. Help us, Lord, to worship you in spirit and in truth, Lord God, at mangyari ang kalooban, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Tumalapit kami sa iyo, Panginoon Diyos, patawarin mo bawat isa sa amin ang mga nagawa namin kasalanan, O God. At Lord, ipapasalamat kami sa kapangyarihan, sa kapamaraan na ipinagkaloob mo sa amin. Anumang kalian namin dito sa lupa, itatalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan dito sa lupa, itatalian din naman sa kalangitan, Lord God. Anumang gawa ng job, Lord God, pagkatakot, kasalanan, panilimlang, O God. Anumang uri ng sakit, So, God, Lord, yun ay pinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Aming pinakakawalan, kaayusan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, kagalingan sa lahat ng buhay ng sakit sa pangalan ng Panginoong Jesus, so, God, pamumuhay sa matagal, Panginoong Diyos. At Lord, tunay na makainag ng katotohanan sa amin, mga salita mo, Lord God. Let your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. At ang tanging pangalan mo, kung siyang mabibigyan ng pagluwalhati, Lord God, sa hapon pong ito. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, sinasama ka namin. Ito ang aming narangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Generation, rise up, holy nation.
Draw all
Palakpakan muli natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord at napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Masaya po ba tayong lahat? Amen. Dapat lang, ano, kasi ito po yung time na first time din ng JCF na mag-celebrate ito siyempre, lahat nasa pandemic po tayo, pero napakaganda rito na we have to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. One thing, siyempre, nagse-celebrate din po ang JCF for its 12-year anniversary. Palakpakan din natin ang Lord. No? So, talagang, ang lahat natin for the glory of the Lord. Amen po ba? Isipin mo, naka-12 years na rin po tayo. No? Pero anyway, in spite of the pandemic, hindi po umihinto ang mga anak ng Diyos na ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, masaya po ba tayong lahat? At napakaganda na sabi ko nga ay mag-sale lang tayo at ito po ang kalooban ng Diyos na nakasama natin siya. No? He will never leave us nor forsake us. So, importante po na gawin po natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, please, paki-send lang po ninyo dyan kung medyo wala kaming audio, kung meron po nangyayari dito na hindi nyo nare-receive, ay paki-send nyo lang po yung inyong comment, no? Para makita namin kung ano po nangyayari sa live stream, no? So, hindi po namin wala po kasi tayo masyadong gamit dito para ma-detect natin kung ano po yung nangyayari sa live stream. So, anyway, ngayon po, parang for your information, kailangan po makasunod tayo sa mga konting announcement ko at konting na mga procedures ko, anong dapat natin gawin, ano? So, yung mga nag-send po tayo ng yung mga nag-sumali po mamaya, ano? Kasi meron pong ganito. Ang first part po natin ngayon ay FB Live. Wala pa po tayo sa Zoom. Naintindihan po ba natin? So, lahat po ng kasali sa Zoom ay hindi na po muna, huwag po muna kayong papasok sa Zoom. Kasi, first part po natin, at nasabi ko na po sa iba, yung technicalities po dito, wala po tayong mga video cam, no, wala po tayong gano'n, more on iPad lang tayo at saka cellphones. At ang mga focus po niyan ay fix, naka-fix lang po yan. Kaya ang hirap pong ayusin. Kaya talagang praise God, for the glory of God, nagawa ng pangaraan, binigyan tayo ng wisdom ng Lord na
magkaroon na lang muna tayo ng first part at sa second part. Entend po ba natin? Amen po ba? Hindi ko kayo nakikita nagaganyan. Iganyan muna kayo lahat na nandoon sa mga nasa iba't ibang lugar. Hindi ko kayo nakikita. So anyway, makikita ko yung mamaya sa Zoom. Pero ang point ko po dito, tignan po natin yung mga dapat natin gawin, no? So, mamaya po, magsisend po kami, no? Kasi po ganito, pag natapos po yung first part natin, mag-off mo muna kami ng 5 minutes, more or less 5 minutes, no? At pagka kung medyo pwede kayong pumasok, magbibigay po kami ng link, no? Hintayin nyo na lang po yung pagbigay namin sa inyo ng link, tsaka kayo pumasok. Naitipan natin yung mga mag-zoom. Pero yung hindi po mag-zoom, mag-stay lang po kayo sa FB Live. Huwag niyo po papatayin, no? Kasi i-close lang po namin para hindi niyo po makita yung mga pinagagawa namin. Kasi mamaya magsosot po ako ng Santa Mesa ba? Ay hindi. Santa Ana daw. So hindi po, wala po akong gagawin. Ganito pa rin po. Kaya lang iba po magiging speaker ninyo. May speaker po tayo. Masaya po ba kayo rin? Oo, yung magsasalita po mamaya rito. So, ewan ko kung ano. Anyway, so mag-send po kami ng link, inuulit ko sa inyo. So, inuulit ko, magbibigay po kami ng 5 minutes for preparation din po ninyo. No, yung mga nandiyadya sa bahay na magpe-present po sa Zoom, mag-prepare nyo po yung, ihanda nyo yung lugar ninyo, i-decor ninyo in 49 minutes. Hindi po. Iayos nyo lang po, i-ready nyo po yung camera ninyo, i-focus nyo na po sa sarili ninyo, tapos hintayin nyo na pinakamatagal na yung 5 minutes siguro, masiset na po namin yan. Kung makapasok po kayo ng 3 minutes, subukan ninyo, makapasok kayo ng 4 minutes kasi baka matapos po namin ng 2 minutes lang ito, so makapagpasok na rin po tayo. Pero pinakamatagal na po yung 5 minutes. Naintindihan po ba natin? So kung meron po kayong ilapit nyo po yung cellphone ninyo. Kung possible po, kung mahina po kasi yung inyong sa cellphone, yung mic and speaker, I don't know, kung mahina po yan, ilapit nyo po sa crowd para pagkanta po nila, loud and clear po, marinig po namin lahat yun. Especially sa games po din, ano? Kasi maaaring may games po tayo, God willing, may games po tayo, kaya medyo ilapit nyo yung inyong audio ng inyong cellphone. Naintindihan po ba natin? Kasi kailangan po namin na marinig kayo. Naintindihan po ba natin? At kung maaari, ang cellphone niyo ay naka-landscape po, no? Doon sa simula pa lang ng pagpasok niyo sa Zoom, i-landscape niyo po siya. Landscape yung pagganon, no? Kapag ka airscape, nakaganon. Hindi, wala po airscape. Landscape lang po yung pagganyan. Naintindihan po ba natin? So, doon po natin gawin 'yon. At siyempre, kung medyo madami po kayo sa lugar niyo, use face mask at social distancing. Bagamat di tayo social, sumunod po tayo, magkaroon po tayo ng social distancing. Amen po ba? Kasi mamaya meron tayong invited dyan, meron taga-ibang lugar. Pag nagpe-present na po kayo sa Zoom, social distancing lang po. Ayusin nyo po yan. Pero pag sobra-sobra po kayo, no? Pag sobra-sobra kayo, itali nyo po sa pader yung mga ibang nibiro lang po. So, lagay nyo lang po na mare, yung iba, yung mga medyo baka hindi nila memorize yung kanta, medyo sa labas na lang sila ng bahay. Kasi po, nasa social media po tayo, nasa FB po tayo. At kumare, mag-face mask po tayo. Okay po ba? No? So, may 5 minutes po tayo to prepare all those things para maganda po ang ating celebration. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So bago po tayo pumunta doon sa yung offering po natin, tuloy pa rin po offering, pero tatapusin ko lang po itong konti i-share ko sa inyo. Siguro mga 5 oras lang po ito i-share ko sa inyo. So hindi po. So maganda po na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero prior to that, unahan ko lang po muna para gusto ko po kasi mag-testify na ito po yung mga nagbibigay po sa atin, no, ng kanilang mga kayo nagbibigay po kayo sa atin ng ating mga ng ating mga tawag dito yung offering, yung donation, etc. At malaki po ang binibigay ni iba. No, natutuwa po kami, talagang palaki po ng palaki siya at maabot po natin, who knows, no? God willing, gamitin na po 'yan ng Lord para makabili po tayo ng ating ng bahay-sambahan.
no, kung loloobin po ng Diyos at nasa awa po ng Diyos lahat yan. Pero napakaganda na gawin po natin yung part natin. Amen po ba? Hello? Maganda po yan. At siyempre, nandito po yung mga account name, account number. At salamat po sa mga nagbigay. No? Actually, ano ba yung sabihin ko ba? Ate Pen, maraming salamat sa mga... so anyway, maraming salamat sa mga... Alam nyo na, kasi pagka dating ng December, eh ganyan po yan. Mga gift-giving talaga yan. At napakabuti ng Diyos at ang pagpapala ay dumarating po sa atin. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayong lahat? At kung sa Christmas pong ito, ay hindi po tayo nakatanggap, wag po kayong malungkot. Ang tinanggap ninyo ang banal na spirito na siya lamang ang napakagandang gift na binigay ng Lord sa atin, ang banal na spirito. Kapag ang banal na spirito ay nasa atin, lahat na po, wala ka nang hahanapin pa. Kahit wala kang pera, kahit ano pa, basta ng Holy Spirit, napakagandang kalooban po ng Diyos at regalo po sa atin ng Panginoon. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. No? So, after this, doon po tayo mag-prepare ng ating ibibigay sa Panginoon. Pero gusto ko lamang makita muna natin dito yung mga prophetic words na yung sa pagdating ng ating Panginoon. Mabilis lang po ito, pero gusto kong makita natin to at malaman natin. Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pinropesy pala ang Panginoon sa Old Testament. At pagdating sa New, ay yung po'y gaganapin ng Panginoon. Kaya nga siya yung the fulfillment and the culmination of all these things. At tandaan natin, ang mga Pariseo ay hindi sila nakafocus doon sa prophecy. Nakafocus po ko sila doon sa reliyon. Nakafocus po sila sa paggawa ng batas, sa pagsunod ng batas. Pero hindi nila na kinuha kung ano nakasulat sa prophecy. Even up to now, sa ating time na to, marami pong hayo pang kilalanin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pero patutunayan po ng salita ng Diyos na siya po yung prophesied, no? Pinrophesied na siya sa Old Testament at ginanap niya na ito nung siya'y dumating dito sa lupa. At hanggang ngayon, yung lahat ng sinabi tungkol sa kanya at lahat ng gagawin pa ng banal na Spirit sa atin ay matutupad po yan. Masaya po ba tayo? Dapat masaya tayo na tayo sumusunod sa mga kung ano man sinabi sa prophecy. So tingnan natin sa 2 Peter 1.19, this is the Christ's birth prophetic, no? 2 Peter 1.19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga wala atang ng mga ano ng mga propeta. So yung pala nakasulat na pala ron. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, na sabi yan ni Pedro, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan. So naniniwala sa mga prophecy, naniniwala sa mga sinabi ng mga propeta, no? Ito raw po ay isang ilaw, nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Napaka-importante po itong prophecy tungkol sa Panginoong Jesus. Itong mga ganap, itong mangyayari. Alam niyo, napaka-lapit po natin kasi dumating po itong pandemic nito, part po ito ng prophecy. Naintindihan po ba natin? At marami pang pwedeng dumating, God willing. Pero ang importante, makita natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang prophetic words. Confirm po ito sa pagdating ng ating Savior. At dapat inaasam natin yung pagdating niya. At siya'y dumating na nga. At tayo naman ngayon, we're looking forward or looking backward. No? Kasi mga old prophets na looking forward sila pagdating ng Messiah, at tayo naman looking backward dahil dumating ang Messiah. Naintindihan po ba natin? Ito po ang mga Old Testament prophecies na dapat nating concerning po pertaining sa kapanganakan ng Panginoon. So puntahan natin, ano itong mga prophecy nito? Una-una, ang kaparaanan sa pagdating ng Panginoong Jesus. So paano siya dumating? Ano ba ang prophecy tungkol sa kanya doon sa Old Testament? Ang sabi sa Genesis 3:15, kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimot binhi niya'y laging maglalaban. So you see, so yung binhi ng Panginoong ng pinagdaanan or yung si Eva at Adan, lahat 'yan ay makakaaway din itong babaeng ito. Binhimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan
at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So kaaway po yung diablo at ang Panginoong Jesus, may mga anak siya na talagang ang kalaban natin. We are not wrestling upon flesh and blood but principalities and rulers of this darkness. So yun po ang sinasabi dito. At ang katuparan po niyan, kung babasahin natin sa Galatians 4:4-5, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang sino? Sino anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesus, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So you see, yung prophecy doon sa Old Testament, Genesis 3:15, yan po yung naging katuparan. At yan po ang sinaad na rito sa New Testament. Nung pagdating, dumating ang Panginoong Jesus, yung katuparan sa Genesis 3:15, at dumating yung katuparan niyan nung time nung siya ay naglakad dito. At sa pagdating sa verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Amen po ba? Upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Magkaroon tayo dahil sa Jesus, yung binhi na yan, na talagang kaaway ng diablo. Amen po ba? At makikita natin, lahat tayo ay palalayaan. Lahat tayo ay mabibilang sa kanyang kaharian. Sa gayoy tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Isa po sa mga propesya dyan. Pangalawa, ang ninuno ng Panginoong Jesus. Sino ba mga ninuno ng Panginoong Jesus? Dapat makita rin natin yan na kung ano nakasaad sa salitaan ng Diyos. May natututunan po ba tayo? Amen. Sasabi sa Genesis 12:2-3, pararamihin ko ang inyong mga anak at apo. Nangungusap ang Panginoon kay Abraham at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. So, ito po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Pero kung makikita natin, si Abraham, ang Panginoong Jesus po ay galing din po sa lahi din po ng Panginoong Jesus si Abraham. Kasi Abraham, Isaac, and Jacob. At doon natin makikita ang ninuno ng Panginoong Jesus. Prophesied pa rin doon sa Old Testament. Amen po ba? At syempre, ang katuparan niyan, kung titingnan natin sa Acts 3:25-26, ang mga pangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. Kanino raw? Para kanino? Sa atin. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos. Isipin mo, kasali tayo rin sa tipan na yon. Amen po ba? Sinabi yan sa Old Testament, sinabi kay Abraham, at magiging descendants ni Abraham, itong Panginoong Jesus, at kasali tayo sa tipan na yon. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamagitan ng iyong lipi. Verse 26, kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. Hello, sino lingkod? At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masamang pamumuhay, ang Panginoong Jesus. So dito kitang-kita natin the fulfillment of this prophecy, no? Ang ninuno ng Panginoong Jesus. Pangatlo, ang lipi at tribo na pinanggalingan ni Kristo. Anong tribo ba siya galing? Tribo ng Tralala? Anong tribo? Tribo ni Batman? Anong tribo? No? Tribe of Judah. Originally, Judah was one of the 12 tribes, no, ng Israel. Kasama po siya diyan. At tandaan natin, pagkatapos na matay ni Solomon at that time, yung 10 northern tribes, iyan po yung sa north part ng Israel, at sa southern part ng Israel, magkasama po yung Judah at Benjamin. Yan po ang tinawag the nation of Judah. Pero dumating po yung time ng Gentile, nung nandiyan na sa Panginoong Jesus, yung Judah ay ibinalik doon sa tribal status niya. Kaya nagsimula ulit siya ang mismong pinaghaharian na. At doon nakita natin na ang Panginoong Jesus ay galing sa tribe of Judah. So kung titingnan natin sa Genesis 49:10, mabilis po ba ako? Bagalan ko kaya para abutin tayo alas 5. James 49:10, hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Ang Panginoong Jesus to.
sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan. Setrong yon. So, kung babasahin natin sa English, mas maganda na maintindihan natin ito. The scepter shall not depart from Judah. Hello? Tribe of Judah siya. Nor a lawgiver from between his feet until Shiloh. Shiloh means tranquility, yung katahimikan, no? Pag dumating daw po, until Shiloh comes, and to him, Panginoong Jesus, shall be the obedience of the people. So, kitang-kita natin yung pagdating ng Panginoong Jesus. He's under the tribe of Judah. Kaya wala po, Judah means praise. Kaya wala po tayong, hindi natin na tawag dito, pangangambahan o tinatawag na bakit hindi natin dapat, bakit hindi tayo sumunod sa Panginoong Jesus. Ba't di natin siya kilalanin? No? Kitang-kita, maraming proof sa Biblia kung bakit ang Panginoong Jesus ang dapat na talagang siya yung Messiah. No? Pamaya, mas lalo pa natin bibigyan ng konting diin dyan. Sabi pa nga sa Luke 2:4, this is the fulfillment ng prophecy na ito. Sabi rito, mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem. Sino si Jose dito? Jose Rizal? Ay, wala pa po. Hindi pa po tao si Jose Rizal. Ito ba sino Jose to? Ito ba yung si Jose doon sa Itbulaga? Ay, hindi rin po, no? Kasi buhay pa yon. Siya po ay si Jose na asawa ni Maria. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya mula sa angkan at lahi ni David. So makita natin yung ninuno, ano? O yung lipi, o yung tribe nito. Ang sinasabi dito ay sa Bethlehem, sa Judea, o doon siya pinanganak mula sa Nazareth at Galilea. Tingnan natin yung family, pamilya ng Panginoong Jesus. No? Ito po yung prophetic, no? Maganda maintindihan natin itong sinasabi doon sa Old Testament, yung pamilya ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa prophecy, sa Isaiah 11:10, sa araw na yun, isisilang ang hari mula sa lahi ni David. Yan yung family line, yan yung lineage ng Panginoong Jesus. Under siya sa lahi ni David. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. So makikita natin, no? Talagang itataas ang Panginoong Jesus at sinabi dito, isisilang ang hari. Sinong hari isisilang? Sinong hari isisilang? Ang Panginoong, ilang taon na ang Panginoong Jesus? Yan, di natin alam. Ako rin, di rin. So, ang sabi dito, isisilang ang hari mula sa lahi ni David. At makikita natin sa verse 5, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na Noe kagampan. So makikita natin, si Jose ay under din po sa lahi ni Haring David. Makita natin po yan. At doon, mismo si Jose ay ama rin ni Jesus Christ as a foster father na talagang makikita mo, wala pong contradiction sa salita ng Diyos. Talagang pati ang pamilya niya ay nakatala na prophesy ang kanyang lahi at ang kanyang magulang at that time. Lineage po ni Haring David lahat ito. Maging si Jose, no? Maging si Maria din kung pag-aaralan natin yan. Nag-aralan ko na ng araw pero kung makikita natin yan, kasama lahat yan. Iisang lahi po sila. No? The tribe of Judah. So makikita din natin ang kapanganakan sa isang birhen at ang pangalan ng Mesiyas. Di ba, sino ang pinanganak sa virgin birth? Sino po ba? Panginoong Jesus. Para wala ka akong audience. Sino yung virgin birth? Panginoong Jesus. At sino yung Mesiyas nito? Messiah, ang Christ. Sino po tinatawag niya? Ang Panginoong Jesus. Yeshua HaMashiach. Siya po yung Jesus the Messiah. Kaya sinabi sa prophecy, Isaiah 7:14, may natutunan po ba tayo? Amen. Importante matutunan natin ito para wala tanong-tanong kung bakit tayo nagse-celebrate, bakit naniniwala tayo na si Kristo ang Messiah, bakit siya ba ay nasa Biblia? Yes, 100%. At marami pong proof na sa Bible ang Panginoong Jesus ang siyang tinutukoy ng mga propeta na darating na siya yung Messiah. Siya po yung Emmanuel. God is, sarado pa Emmanuel eh, no? So, God is with us. Siya po yung itinalaga ng Panginoon na tagapagligtas. Our Savior, our Lord.
Amen po ba? Palakpak muli natin ang Panginoon. Nakakatuwa na siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na kasama natin ngayon. No, ang sabi dito sa verse 14, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. No? Isang dalaga, maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Take note, virgin birth. Wala pong dapat ng isang babae para sa mga anak, meron pong isang lalaki. Tama po ba yun? At siyempre, yung binhi ng babae, binhi ng lalaki ay magsasama at para mga anak po. Pero ito po, isa pong himala ang ginawa ng Diyos sa pamagitan. Kaya pong gawin ng Diyos yun? Hello? Ito po ay 100% human and 100% God. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, siya po ay ginawa ng Diyos na maghimala at magkaroon siya ng baby sa kanyang sinapupunan. At yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Kung marami tayong tanong pertaining sa science, hindi po masasagot ng science yan. Ang sasabihin lang ng science, tama ang Biblia. Amen po ba? As simple as that, hindi nila susuriin pa yung DNA, yung mga blood and everything. Wala na po, no? Kasi sa buhay po natin, meron po talagang Diyos na nagahari at wag po natin yan ialis sa ating kaisipan. Amen po ba? At ang sinabi ito po yung fulfillment niya sa Matthew 1:21-23, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong, ano pangalan? Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. You see, nakasulat. Siya po yung papatayin sa krus. Siya po yung mag-aalay ng kanyang buhay para tanggapin natin siya, para humingi tayo ng tawad at tanggapin natin siya bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. At doon, magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Sa pamagitan ng Panginoong Jesus, binayaran niya ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Kaya pagdating sa verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Naintindihan po ba natin? Prophesied po ang Panginoon. Kaya huwag po nating payagan na maniwala tayo sa mga tao na si Jesus ay isang isa lang daw propeta. Isa lang daw siya nga, hindi siya anak ng Diyos. Siya ay isang tao, isang Diyos na hindi naman na tao, o siya'y tao lamang na hindi naman Diyos. So, both of those characteristic ng Panginoon ay, hindi, kung hindi po totoo, huwag natin paniwalaan yun. Ang katotohanan ng Panginoong Jesus ay 100% God at 100% human. So, pag-aaralan po natin ang gusto. At ang sabi sa verse 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. God is with us. Amen po ba? Kaya ang ganda ng pangalan ng Emmanuel na yan. No? So, napaka-importante po sa Panginoon na ang pangalang iyan ang siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen po ba? Hello? So, walang duda. Sinabi po ito ng anghel kay Joseph. No? Pinakita sa kanya ang mangyayari. Jesus was the Son of God. And as the Son of God, His name was called Emmanuel. Amen po ba? At ang meaning po ng Emmanuel is God is with us. Tandaan po natin yan. At ang pangalan ng Panginoong Jesus sa Grego, kung papasahin natin, Yeshua. Meaning Yahweh is salvation. Siya po yung Yeshua. Yahweh is salvation. God is our Savior. He is our God. Siya po yung magsisave ng sanlibutan. At Jesus was His name as the Son of Man. Kasi po siya ay galing din sa katawan ng tao. Kaya hindi ko po sinasabing happy siya, kundi siya po ay nakapaloob kay Jesus. Buong Diyos, 100% God and 100% human. At dito po makikita natin, kailangan po siyang mamatay. Kasi kung ang magliligtas lang po sa kasalanan ng tao ay ang dugo. Amen? Dapat mag-alay ng dugo. Sa proseso po ng Diyos yan. Kung sa tao, hindi naiisip ng tao yan. Ang aala nilang kaligtasan ay yung maging maganda buhay, maging maayos. Hindi po yan.
ang kaligtasan sa proseso po ng Diyos, sa covenant ng Panginoon, sa kaisipan ng Diyos, para maligtas ang tao, kailangan may magdanak ng dugo, may mag-alay ng dugo. At kaya ginawa po nila sa Old Testament, inalay nila ang dugo ng mga baka, kambing, o whatever, ay hindi po nakasapat yon. Kasi ang kasalanan ng tao ay hindi naalis. Naintindihan natin, nandudun pa rin ang kasalanan ng tao. Ito po yung tao. At ito yung kasalanan. Nakayakap po sa tao yan. Ang tao ay gustong gumawa, umingi ng tawad, mawawala lang yung isang kasalanan. Mawawala yung pangalawang kasalanan, pero yung buong kasalanan niya nandudun. Bakit? Kasi hindi siya nalinis. Ngayon, ang dugo po ni Jesus, nung pinatay ang Panginoong Jesus, inalay niya ang kanyang buhay, binuhusan po yan ang dugo. For example, ito yung dugo. Nung pagbuhos po ng dugo, yung kasalanan niyan ay na-wash out. Kaya ang tao ngayon ay wala ng kasalanan. Nung humingi siya ng tawad sa Panginoong Jesus, tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas. Naintindihan ba natin? Kaya yung law, hindi po magagawa ng law na ma-wash out yung kasalanan ng tao. At kapag may kasalanan ng tao, hindi po papasok ang Holy Spirit sa tao. Never and it will never be. Naintindihan ba natin? Kailangan humingi ng tawad, kailangan manampalataya ka sa Panginoong Jesus, kailangan tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, maborn again ka at tatanggalin ng Panginoon. Iwa-wash out niya. At ikaw ay patatawarin. At ikaw ay paghaharian niya. At ikaw ay templo na ng Banal na Espiritu, padadala niya ang Banal na Espiritu. Papasok sa puso natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun lang po kasimple yon. Pero dapat maintindihan lang natin. Tanggapin lang natin to, paniwalaan natin to, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? At ipaliliwanag po sa atin yan. At kung gusto niyo ipaliwanag ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng oras, paliliwanag ko sa inyo yan. Amen po ba? At alam naman natin, yan ay para sa lahat. Amen po ba? At syempre, merong lugar, pang-anim, lugar na kung saan siya isinilang. No? Kung makikita rin natin, nakasulat din sa Biblia yan. Sinabi rin po sa Old Testament ang lugar ng kanyang kapanganakan. At kung titig para maging tama, kung pinropesay ka, it means galing sa Diyos, sinabi yan, at kapag natupad yan, it means lahat ng nasusulat ay may katuparan. At may katotohanan at katuparan. In Micah 5:2, lugar na kung saan siya isinilang, sa Bethlehem. Micah 5:2, ang sabi rin, Bethlehem Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Judah, take note, Judah, yan yung tribe niya, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Oh, sino yung maghahari sa Israel? Ang Panginoong Jesus. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon, nandun na ang Panginoong Jesus. Because He is our God. Siya yung Diyos. Sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. As simple as that. Kaya hindi magulo. Ang gumugulo, sabi mo sa katabi mo, ang tao, ang interpretasyon. Hello? Ang ayaw tanggapin si Kristo. Ayaw iwanan ang kanyang buhay na kung saan ay nalulubog siya sa kasalanan. Ang gusto niyang buhay ay dun sa kasalanan. Yan yung ayaw maniwala kay Jesus. Pero kung maniniwala ka kay Jesus at gusto mo ng buhay na walang hanggan, at pag tayo ay lumisan dito sa lupang ito, may pangako ang Diyos. Kung anong pangako niya sa lahat ng nakipagkais sa kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at ikaw mismo ay bibigyan din ng buhay na walang hanggan. Sino ba gusto ng buhay na walang hanggan? Sino ba gusto sa impyerno? Totoo po ang impyerno at langit. Pero maraming taong ayaw maniwala. Alam niyo kung ba't lang ayaw nila maniwala? Kasi ayaw nga nila i-give up ang kanilang mga kasalanan. Mahirap yon. Kailangan umalis tayo doon. Amen ba? At tutulungan tayo ng Panginoon na mamuhay ng matuwid. Tutulungan tayo ng Panginoon na mamuhay ng maganda. Amen po ba? So ang sabi sa Luke 2:4-7, para katuparan itong lugar na kung saan siya isinilang, ang sabi sa Luke 2:4-7, mula sa Nazareth, Galilee, you see? Si Jose pumunta sa Bethlehem, binasa natin kanina, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. So, ininuno, amen po ba? Napag-usapan natin kanina. Sa verse 5, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria sa kanyang magiging asawa na noy
kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Doon siya pinanganak sa Judea, no? Sa dito sa Bethlehem na sinasabi ng salita ng Diyos even sa Old Testament. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So kitang-kita natin, siya sinilang Bethlehem, Judea. No? Sinabi sa Old Testament, sa Micah, at sinabi dito sa Lucas. Amen po ba? And last but not the least, ang pagpatay sa lahat ng lalaking anak, 2 taong gulang at pababa. Sinabi rin to sa Old Testament at sasabihin din sa New Testament. At nasabi rin sa New Testament, kasi tapos na yung New Testament. At nasabi rin sa New Testament upang makita natin bakit nangyari ito. It is because, alam mo naman, yung pero, si Paraon ay medyo, o si Herodes ay medyo nagselos o talagang galit siya dito sa Panginoong Jesus. So anyway, sa Jeremiah 31:15, sinabi pa rin ni Yahweh, narinig sa Rama ang tinig. Ano raw narinig? Ang tinig, panaghoy at malakas na panambitan, yung ingayan, yung iyak ng mga anak, yung mga bata, iyak ng mga magulang dahil pinatay ang kanilang mga sanggol, 2 taon pataas. Amen po ba? O 2 taon pababa. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sapagkat patay na sila. So sabi rito, ang fulfillment nito sa Matthew 2:16-18, galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kasi hindi na pumalik ang mga pantas, yung Magi, no? Sabi nila, 3 kings daw eh, no? So kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok, lahat ng mga may gulang na 2 taon pababa. 2 taon pababa, pinapatay po yan ni Herodes. Kasi nagseselos siya. Ayaw niya may hari na susunod sa kanya. Eh hindi niya alam, si Jesus ay spiritual king o hari ng sansinukob. Eh, hindi siya mag-hari sa Judea para palitan si Herodes. Eh, hindi po role ni Jesus Christ yun. Amen po ba? So kung makikita natin dito, sa verse 17, sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Jeremiah. So, yung binasa natin Jeremiah 31:15. Tama ba yun? Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Sinabi ko kanina, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila, namatay yung mga anak, 2 years old pababa. At isinilang niya, no, kung tutuloy, paano nangyari yun? Ba't walang 18? O, nandun na pala yung 18. Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. So kung makikita natin, ito po yung fulfillment, no? Nung ingay o yung panaghoy ng mga tao. At totoo, no? Because of the Lord Jesus Christ. Dito pa lamang, inahadlangan na ang paglaki ng Panginoong Jesus. At si Herodes, sinasabi nga ng ibang mga theologians, siya po ay nanganlong sa kanya ang espiritu ni Satanas. Gustong hadlangan ng Panginoong Jesus. Kaya sino man ang tao nag-hadlang sa Panginoong Jesus, they have the spirit of Satan. Naintindihan po ba natin? Antichrist po yan. Kaya nakakatakot po yung mga ganyang kaisipan o puso. Kaya kung nakikinig ka kapatid, huwag mong hadlangan. At sino man na nakikinig ngayon, huwag mong hadlangan ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Maibibilang ka sa Antichristo. Spirit of Antichrist. Hindi ka Antichrist, kundi you possess the spirit of Antichrist. Amen po ba? At kung titignan din natin sa Luke 2:4-7, ito pa rin po yung katuparan ng lugar na kung saan sinilang ang Panginoong Jesus. At sinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagat wala ng lugar para sa kanilang sa bahay panuluyan. Tandaan natin to. Ito po ay isang magandang, so verse 7 lang po yun. Ito po isang magandang makita natin. No? Wala pong pag-aalinlangan sa kapanganakan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. This is an overwhelming and undisputable evidence na hindi po natin dapat adlangan, na hindi po natin dapat na parang, totoo ba yan? Totoo po talaga.
Walang no valid reason na tayo makikita kung bakit hindi natin dapat pakinggan ang lahat na sinabi ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin yan. Basahin man natin, balibaligtarin man natin ang Bible, makikita natin, darating ang isang lalaking, anak ng isang birhen, at siya isisilang, at siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Naintindihan natin? So pag-isipan natin, ang ilan sa mga bagay na sinabi ng Panginoong Jesus. Ito po yun. Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus. Siya nagmi-minister na sa tao. Sabi niya sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako, sino raw? Ako, sino yung ako na yun? Ang Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. I am the way, the truth, and the life that no one can come to the Father except through me. Sa pamagitan lamang niya para ang tao ay makaarating sa kaharian ng Diyos, sa kanyang kalangitan. Kung hindi tayo maniniwala kay Jesus, wala, hindi natin mararating ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo pupunta sa langit. Amen po ba? Dahil yan ang kanyang kapahayagan. At sinabi niya rin sa Mark 8:36 to 38, para makita rin natin ang kanyang mga sinabi, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makaptan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay. What profit naman if he gains the whole world? Sayo na, sige. Ikaw na yung Bill Gates 5. Bill Gates 105? Hello? So si Bill Gates nag-isa, siya ang pinaka-bilyonaryo. 5 Bill Gates na sayo, sama-samahin mo na. Sayo na lahat siya ang buong mundo. Mapasayo man yan. Pero yung isang kaluluwa mo, eh, kung pupunta rin naman sa impyerno, eh wala rin pong mangyayari. Sayang lang. Amen po ba? Nagpagod ka, wala namang pinuntahan. So, eh sa impyerno, tandaan natin, habang buhay po yan, napakahirap po. So, ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Wala. Nandun na yun. Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin, tignan na, sino man, lahat kung sino man tao, ang nahiyang kumilala sa akin, at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito, lataw, sa makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Nahiya tayong kilalanin siya. Ayoko na kay Kristo kasi hindi ko konsunado yan, tsaka hindi totoo yan. Hindi naman talaga Diyos yan, hindi naman tagapagligtas yan. Maliligtas ako sa pamagitan ng aking gawa. Maliligtas ako sa pagtulong ko sa kapwa ko. Maliligtas ako kapag sumunod ako dito sa bla 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 bla. Maliligtas ako kapag sinunod ko yung 101 Dalmatians. 101 Dalmatians, narinig mo. So, dun ka ba maliligtas? Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin. Nahiya. Ayaw kilalanin si Kristo. At sa aking mga salita, sa kanya raw mga pangakong, ayaw natin paniwalaan ito, sa harapan ng lahing ito, na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Hindi kita kilala. Pagparito niya sa taglay, na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Kahiya niya ang sino man taong hindi lumapit sa kanya at ikinahiya siya. At sabi sa verse 38, kapag ang sino, yun nga po, ikahihiya siya ng Panginoon. And last verse, kung titignan natin, Matthew 10, 30-33, ang sino mang kumilala sa akin, sino raw? Kumilala. Ito naman po yung kabaligtaran nito. Ang sino mang kumilala sa akin, sa harapan ng mga tao, kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Oh, ganda. Palakpakan natin ang Panginoon. Kinilala mo ako, tinanggap mo ako, hindi mo kinahiya, hindi mo tinignan ang sarili mo, ang tinignan mo ako, sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Ibig sabihin, Lord, I love you, Lord. Mahal kita. Tatanggapin kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Sa verse 33, kakabi ulit ako, ngunit ang magtatwa sa akin, ano raw? Ngunit ang magtatwa sa akin, wag mo siyang, hindi, yung sino man ang hindi kumilala sa akin, ang sino mang nagmatigas ang kanyang puso, ang sino mang ayaw akong tanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ayaw maniwala sa prophecy na tungkol sa kanya na siya'y darating at siya'y magliligtas ng tao.
ayaw maniwala na siya yung nagbubo ng dugo sa cross ng Calvary. Dahil sasabihin nila, to see is to believe. I tell you, kaya nga sabi ng Panginoon, pati sa kanyang salita. Di ba? Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga taong ito, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. So brothers and sisters, ang pinakamagandang makita natin, actually, sa celebration natin ng Christ's birth nito, ang Diyos ang siyang nagbigay ng regalo para sa atin. Amen po ba? Siya yung tinatawag na mayroong Christ's birth. Siya yung pinanganak. Siya yung dapat na birthday niya. Siya yung dapat na mag-alay tayo. Pero siya yung nag-alay ng kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, bigay mo yung sarili mo sa kanya. Ang hinihingi ng Diyos, Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Alam ko, kaya ka pinatay dahil sa aking kasalanan. At gusto mo, ako ay maligtas at wag ako ang maparusahan. Kaya Panginoon, wag mo akong tanggapin mo ako, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas at hindi kita ikahihiya dito sa masamang lahi ng mga taong ito. Ako ay sa iyo, sabihin mo sa Panginoon, at yan ay gaganapin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Sige, tumayo po muna tayo at patuloy po muna natin buksan ang ating puso at isipan. Pumikit lang po muna tayo sa panandalian at hangad ko po at gusto ko po na lahat tayo ay makita natin itong kagandaang loob ng Diyos bago tayo magtumuloy sa pangalawang yugto ng ating gawain. Itong celebration ito. At makita natin ito yung gagawin natin o yung tatanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Sige, let's close our eyes. Manala. Habang ako'y nagsasalita, pwede mong sariwain muli o alalahanin mo muli yung mga sinabi ng salita ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ay prophesied doon na sa Old Testament. At hindi siya isang myth, hindi siya isang katang-isip. Ang Panginoong Jesus ay totoo. Siya yung Diyos na binanggit pa mula nung unang panahon at nagkaroon ng katuparan nang siya'y bumaba rito. The world became flesh and dwelt amongst us. Siya po yung tinutukoy ng salita ng Diyos. Siya po yung Diyos na nagmahal sa atin. Siya yung Diyos na binigay niya ang kanyang buhay. Pinayagan niyang alipustain siya ng mga hintil. Pinayagan niya na siya'y parusahan. Sirain ang kanyang katawan. Pinayagan niya na siya'y patayin sa cross ng Kalbaryo. Gusto niyang ibubo ang kanyang dugo para lamang sa isang the greatest offering, the greatest gift na matatanggap natin. Inoffer niya ang kanyang dugo, inoffer niya ang kanyang sarili. Inanda niya sa kanyang sarili para patayin siya para dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin. Dumaan itong sabihin nating Christ's birth, tawagin nila Pasko, pero dapat makita natin ang isang katotohanan dito, kaya siya sinilang para sa ating kaligtasan. Kapatid, sabi nga ng Panginoong Jesus, ang sino mang itatwa siya, ang sino mang ikahiya siya, ay ikahiya niya sa harapan ng tao, sa harapan ng kanyang ama. Pero hindi ikaw. Hindi ikaw yun. Ikaw ay alam ko na nagmamahal ka sa Diyos. Alam ko na gusto mong tanggapin siya. Alam ko na gusto mong makipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo ang Panginoon. This is a matter of decision in life. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Sabi nga rito, what profit a man if he gains the whole world and loses only one soul? Pasayo man ang yaman ng buong mundong ito kung ang isang kaluluwa mo naman ay pupunta ng impyerno dahil ang kulang doon ay si Jesus. Ang kulang doon ay relasyon mo sa Diyos. Ang kulang doon ay maipahayag mo, Panginoon, mahal kita.
Mahal kita, Panginoon. At gusto ko, Ama, sumunod sa iyo. Gusto kitang ibigin. Gusto kitang maging Diyos at sarili kong tagapagligtas. Sige, kapatid. Sumunod ka lang sa isang panalangin. And I believe, meron po, matatanggap mo ang the greatest gift of all, the Lord Jesus Christ. Pwede mo itaas ang kamay mo, sumunod ka sa isang panalangin. Panginoong Jesus, maraming po salamat sa oras pong ito. Na narinig ko. Ikaw ay Diyos. 100% God, 100% human. Bumaba ka rito sa lupa. Inalay mo ang iyong buhay. Para sa aking kasalanan. Sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa. At tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Maraming po salamat sa buhay na malangga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na tunay nga siya ay dakila. Amen? Masaya po ba tayo? Sa pagtanggap mo niyan, I tell you, nagsasaya at nagdiriwang ang mga anghel sa langit. Yan po yung nakasulat sa salita ng Diyos. At syempre, kung ang Lord ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, isang alay na gift para sa atin, mag-alay tayo sa Diyos. Amen po ba? Bigay natin yung buhay natin. And one thing, sa prinsipyo ng Panginoon, para lumawak ang kanyang gawain, ang kanyang kaharian, eh, patuloy tayong sumuporta sa mga gawain ito. At sa ating paraan, Pastor, sa ating pagbibigay, let's give our offering to the Lord at yan po ay papanalangin natin. Amen po ba? Sige, sa kanya-kanyang tangan, magbigay po kayo at sige po, bigay po natin ang ating handog sa Panginoon at yan po ay ating ipapanalangin. Amen po ba? At ipapanalangin po yan ang aking bye-bye. Sister Malu. So, ito po yung offering ng ating mga kapatiran. So, pag-pray mo sila. Ito, manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat, Lord, sa atin ito, Lord. Thank you, Lord, sa pagkakataon muli, Lord, na tulad dito, Lord, upang kami makapagbigay, Panginoon. So, maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming pinaparangalan sa lahat ng ito, Panginoon. We pray, O God, na i-bless mo, Lord, ang mga kamay na nagsipagbigay, yes. Panginoon. Siksik, liglig, at nag-umapaw, Panginoon. Thank you, Lord, sa offering na ito, Panginoon. At ikaw, Lord, ang may itaas at masamba ng bawat isa. Amen. Salamat sa iyo lahat ang kapurihan in Jesus' name. Amen. 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 God bless, God bless. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, mabuti po ba ang Diyos? Amen. Amen. At so, wala ba akong nakalimutan, please? Magpupunta po, pupunta po tayo sa 5 minutes, no? Maximum, sinabi ko na po ngayon. Prepare niyo po yung sarili ninyo, lahat na po yan. Then, hindi po kami mag-off. Tuloy lang po, huwag niyo papatayin yung FB Live ninyo. Pero yung mga mag-zoom po, patayin niyo na FB Live niyo, pumunta na po kayo sa Zoom. At isa-send po namin sa inyo ang link ngayon. Amen po ba? So, sige po. God bless po, God bless po. Tuloy-tuloy lang po tayo, no? Tuloy-tuloy lang po. Amen, amen.
De Guzman Rocha Caliboso Family. Palakpakan natin ang Panginoon. Wait lang po. Sandali lang po ha, inaayos lang po siya. Pinafocus lang po. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina. Nandana po ba? De Guzman, Rocha, Caliboso Family? Wala akong nadidinig? Okay, okay, okay. Naayos lang po yung video natin para tuloy-tuloy na tayo.
Sige po, start na po. Naririnig po. Walang pa. Dito. Ah, naririnig. Start na daw po kayo. Wala ata. Nawala siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next po, Del Rosario Raimundo family. Yeah.
Palakpakan po natin ang Del Rosario at Raimundo family. Next po natin, Makashib family. Pangasinan po. Palakpakan po natin ang Makashib family. Next po, si Pastora and Sister Faye Makashib. Good afternoon po. Nasabayan namin yung Gilson. Palakpakan po natin si Pastora and si Sister Faye. Next po, si Sister Mitch Makashib. Start na po, Sister Mitch. Hindi, ano na, mag-aaral. Ganun na.
Ah, landscape. Yung landscape. Sa kanya yun. Sa camera niya. Wala ka niya. Connection. Balikan na lang. Balikan ka na lang po namin, Sister Mitch. Nawala po yung connection. Next po, Salinas family po. Palakpakan po natin ang Salinas family. Next po, Avila and Pili family. Paki-landscape po yung camera. Naka-tripod po. Sige po, okay na po. Palakpakan po natin ang Avila and Pili family. Next po, Sister May and Brother Rick Manalili. Feliz Navidad, prospero año y feliz Navidad.
Palakpakan po natin si Sister May and Brother Rick Manalili. Susunod po, Solano and Solano Caberto family. Palakpakan po natin Solano and Solano Caberto family. Next po, Roquero family. Game na po. Palakpakan po natin ang Roquero family. Sister Mitch, okay na po sa'yo. Stop.
connecting. Tapos yung mortis. Connecting audio si ating. Si Kuya Mira. Siya na. Maganda kayong lalaki sa Ate Mitch, andiyan ka po? Pakain, pakain. Nawala na yung connection niya. Wala na connection. Wala na. So, wala na. Ate Mitch, ready ka na po? Ate Mitch, naririnig mo po ako? Hindi naririnig. Sister Mitch, salita ka po. Tingnan nyo nga sa messenger. Wala. Wala po, pastor. Wala na. Ate, ikaw na daw, ate. Hindi niya po ata naririnig. Sure, hindi ka naririnig ni ate. Mahina yata ang signal daw niya. Pa-skip na lang siya, Sean. Ah, sige po. Brother Gab. It's yours. It's yours. Ikaw na, brother, take over for the game. Brother Gab, games na po. Wala daw siyang marinig, sabi natin, Mitch. Mag-wave na lang siya kamo, wave na lang. Okay na po, wave na lang daw po. Brother Gab. Tuloy na po tayo sa games. Naririnig mo? Ah, yes po. Ililipat, mag-tunod ako ng isa pa, hindi yung laptop. Ayan. Kukonnect daw siya ng isang. So punta po tayo sa games ngayon, tapos sa pakinggan lang po si Brother Gab, siya po yung mag-facilitate sa ating games. Kaya mabilis lang po to at
let's participate po sa ating games na to. Sige po. Pagkat sa piliin mo'y langit, 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 na mahal kita.
Ganda na friend!
ganda na. Bakit?
Salin niyo naman daw po yung iba. Sino? Ako.
Sila Ayang naman, sila Ayang. Nahirap. He has done great things for me, great things for me. Of his government, there will be no end. He'll establish it with his righteousness, and he shall reign on David's throne, and his name shall be from this day on wonderful Counselor, everlasting Father. Sila Ayang, sila Ayang. And they don't know what they do. Let the cross of man to you. You, sila Ayang. You po, sila ano po, Rokero? Naka-mute po kayo. Nag-iisip si Aya. Meron, ayun na. Sino, excuse me lang po, sino po lamang? Sino? Sila Janine. Ah, malapit na bang matapos? Isa na lang, sila. Oh, merong premyo sa akin yun, ha? 500. Oo. Oo. Sila Abby. Si Abby ba po? Oh, sige. I am. Ibang family, Ben. Wala sa mga. Wala sa mga. Wala sa mga.
Wala po sila pastora. Wala po sila pastora. May pili ka na lang ng iba kasi... Ah, wag yung... Wag mo na kinaas ng kapit. Ben, pili kang iba. Ay, Tati Osa. Tati Osa daw. Me. Me. Nahirapan niya si Ayang, ha? Own daw po. Rokero. Own. Naka-ano? Ang tawag doon? Pag-ano sa tayo niyo? Ayan. Ano daw po yung word? Own. Own. O-W-N. O-W-N. Kami po ba? Rokero. Rokero po. Rokero po. Sabihin mo, Sean, nag-group picture pa lang. Brother Gab, ano na pong score? Bawal na yun! Ano po? Happy lang, 2 points. Go, Sister Gina! Ate Mitch, 1 point. Ano na? Meron po? 5! 4! 3! Mawalan kasi ng connection. Wait lang po ah, may group picture po tayo after. Wait lang po. May group picture daw po tayo pagkatapos. Dami na ulit, Gab! Yes! Sila, Brother Rick. Wala na ba? Wala. Lani, wala na daw sila, Rick. Wala na ba? Wala na ba? Sorry.
Sila pastora, inaamon namin. Sila pastora, kabawihin natin. Sige si pastora. Sila pastora. Amin yung hamon. Amin daw si pastora. Okay, then. Glory, di ba? Ah, glory. Give you glory, glory. I give you... Kanta ko naman. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Dapat yung dulay kasi dugtungan. And be the crown of thorns, you became my king forever. Ikaw daw, Bert, gusto ni Nanay. Forever, I will sing. Forever, I will be with you. I'll be with you. Thank you.
naka-tune pa ako. Wala na lang. Dapat na. Siya na si... Ga, pasensya na. Kailangan namin ng 500 eh. Hello? Saka na? Oh, saka na. Kailangan ko ng 500. Pambiling manok. Ay! Sino daw po nanalo? Napakan mo natin sila. Dapat panalo agad. Sino daw po nanalo? Group picture na po tayo. Ready po tayo sa group picture. Ready na po? Ready na po? Ready na? Game po ah. 1, 2, 3. Wait lang po. Isa pa po. Ready na po. 1, 2, 3. Wait lang pa. Sinisave ko. Wait lang po ah. Isa pa po, naka-intimacy po. Intimacy po. Ready? Lahat daw po naka-intimacy. Yan. Bilog, intimacy. Ready? 1, 2, 3. Ay.
Isa pa po. Naka-intimacy po ulit. 1, 2, 3. Wait lang po. Isa pa po. 1. Ibang pause na. One, two, three. Okay na po. Okay na, okay. Okay. Sabi mo na. Wait lang po, isa pa po. Waki lang po. Isa pa po ah, Waki. 1, 2, 3. Okay na po. Yay! Happy Christmas! Happy anniversary! Tapos patugtog ka agad mo. Happy Christmas! Thank you! Ano na list mo ano? Pakain sa inyo! Ano na list mo ano? Spotify? Happy Christmas! Hindi, close lang na ano. Yung ano lang. Break time! Pakain! Okay, Paul! Happy Christmas! Kain na po tayo. Bye po. God bless po. Thank you.
Eh baka ano, sa kanya walang sound. I don't know.